guys. Welcome back to my channel. So right now, ang project natin is to extend this WiFi dun sa garahe. It's around parang 100 feet away from this area. So right now, meron na rin akong fiber na kinapit. Itong fiber na to galing sa house, which is also 100 feet away from this point. So ito na yung first hop. So ang gagawin natin is kukuha tayo ng signal from here. Magkakabit tayo ng hub. So mag-insert tayo ng hub dito. Tapos ito, ikakabit natin sa hub. And then yung output ng hub, gagawa ulit tayo ng media converter from UTP to fiber, no? Para ibabato ng fiber sa kabilang, sa garage, para magkaroon tayo ng internet. So yun ang una natin gagawin. Pakita ko sa inyo yung distance. Yan, ito house, at ayun ang lalagyan natin ng internet. So magkakable tayo ng fiber from this point. Yan, papunta doon. Fiber. Yan, kasi na-try natin mag UTP dyan, wala. Merong loss, at the same time susceptible to lightning. At baka masunog lang yung ano natin, yung mga network equipment natin, at the same time yung computer na. Please join me. Maggawa tayo step by step from cabling to fiber termination and setup. And pagdating doon, maglalagay tayo ng WiFi. Bakit natin kailangan pala natin lagyan ng WiFi is maglalagay tayo ng surveillance camera, WiFi switch para pwede nating makontrol yung lighting natin doon remotely through WiFi. And magkaroon na rin ng ng internet sa garage. Alright. First, kailangan natin ng fiber cable. We're gonna use this. Tapos mag-cold termination tayo ng fiber. We have the receiving and transmitting end. It's called the fiber media converter. Ano mang ginagawa ng media converter? It converts copper signal, yan, to fiber. Tapos kabit dito. And then tatravel yung signal doon. Pagdating doon, lang ulit natin i-convert to copper, no? So ito yung second unit natin, at the receiving unit. Ang gagawin nun, baliktad naman, fiber, tapos ito na yung out, no? Papunta na ito sa WiFi dun sa garage. So ito yung WiFi natin. It's a simple WiFi router na mura and nasa budget, and 300 Mbps yung speed niya. Okay na, since pang surveillance camera natin. Kung gusto mo ng internet sa garage, ito na rin, no? Surveillance camera, pwedeng kumabit dyan na WiFi camera, and yan kung paano i-set up. So madali lang, practical ang presyo. Hindi siya ganun kamahalan, pero kung kayo gusto nyo mag-set up mas high-end, then you can go ahead and buy high-end WiFi routers. Wala nang problem. So dito naman sa loob, paano natin split yung copper signal? Ang pang-split natin is this one. 10, 100, 1000. 1G ito na switch for 5 ports. Pasok natin dito yung input from media converter coming from the house. Ito papunta sa WiFi ng house na to. Ito naman papunta ulit sa transmit ng media converter papunta naman dun sa garage. So mag-split siya ng data signal. Okay? Split na yan. Please, meron pa tayong dalawang ports na available kung sakali gusto pa natin magkabit. Anyway, so this house is first hop, kasi nag-fiber din ako from our house, which is 100 feet away. So pakita ko sa inyo. Ayan, dyan tumawid yung fiber. Ayan yung house. So dyan, nandyan yung ating PLDT main source.
nag-fiber na tayo papunta dito. Yan, haba yan. And then, pumasok dito. Pasok dyan. Ito na yun. Ang gagawin natin, dito tayo magta-tap ng switch. Kasi ito papunta na ito sa access point ko. Gagawin natin is we will go in to remove this. And then, ito, lalagay niyan natin ng switch dito. Yung out ng isang switch papunta dito para no changes. And then, yung isang out papunta sa another media converter para tumawid. Yung fiber papunta dun. Then, sa garage. Okay. Baklasin natin ito. Sinegment ko yung pagdano nito eh. Pagbuhol kasi napakahaba. Sobrang haba. Fiber natin. Hindi naman siya prone sa buhol. Yun lang. Gusto natin naka-organize. Harness natin. Ito yung extra na harness ng guy wire ng ano ng fiber cable. Ginawa ko, ni-strap ko dito sa truss natin. Tapos ito yung S-type natin. Kung mapansin nyo, meron tayong slack. I think nasa 4 meters to na slack. Para just in case maputol yung fiber, pwede pa natin idugtong at meron pa tayong margin, may allowance pa tayo. Kung ahatakin yan papunta dun sa house, sa garage. Ito. So walang, ito yung fiber mismo. Ito yung guy wire niya na tinatawag. No? So, ito yung steel eh. Steel yan, ano na yan. Pero itong fiber. So magkasama yan. Sa fiber dun sa cable. No, pagka hinatak to, ang nahatak yung guy wire, hindi yung fiber cable. So ito yung allowance. Ito yung allowance niya. So yan. Ganyan. Ito nalagay lang natin somewhere, hindi naman nakalawit. Tapos yan, suspension doon. Okay? Right. Doon, punta ng garage. Yung wire. Yung wire. Punta pa doon sa garahe. Ito yung kabilang end. Yan na. Pag-cold terminate na tayo ng fiber. Ang gagawin lang natin is visual testing. Laser dito, specific for fiber. It's called visual fault locator. No? Yan ang ilalagay natin dito. Magpa-flash to ng ilaw. Pwedeng steady, pwedeng intermittent. Makikita, titingnan natin visually sa kabilang end kung successful yung termination natin. Okay? Ito na. Tanggalin muna natin yung cap. And ito, yan, yun yung laser natin. Pwede natin intermittent, parang signal na gumaganyan-ganyan. Yan ang ilalagay natin dito. Okay. Yan. Shoot lang natin. Then, let's leave it there. So, ang gagawin natin, tingnan natin sa kabilang end. Okay yung ano yung terminate natin. Makikita natin dapat kasing lakas ng light kung paano na emit ng light ng flashlight na to, yung laser light na yan. Okay? Puntahan na natin ngayon yung sa kabilang end. Wire natin papasok dito sa garage. Tapos yung drop cable with the guy wire. Yung S-type natin. Support.
papasok yan sa loob. So tingnan natin kung nihilam. Ito na ano ko na rin to na cold. Terminate din natin kanina. And then, ayan na. Meaning, maganda yung ano natin. Knowing na meron pa itong plastic cover. Ayan. Ganyang kalakas yun. Pagka maganda yung pagkaka-terminate. So next, kakabit na natin dito yung media converter. Tapos yung WiFi router natin. And guys, tapos na tayo mag-layout ng fiber optics. It's time for us plug in our equipment, no? Our devices. Ang una natin kakabit is media converter. It converts UTP or copper to fiber and fiber to copper. Second, our switch dito sa transmit side. Ang kakabit natin. And this one is our router na sa receiver side naman, no? Sa garage. Kasi ang plan natin is to have a WiFi internet dun sa garage natin. Okay, so ang plano natin is to plug all of this equipment under solar power. Yung garage, meron ng solar. And this operates at 5 volts sa DC. Meron tayong adapter to support this. Din natin kailangan to. And also this one, 5 volts din, meron tayong adapter para doon, pakita ko sa inyo later. While this one, wala tayong adapter since 9 volts to. We're gonna run this through an AC outlet to 20 volts. Pero dito kasi to sa sa big house or dito sa house na wala pang solar. So sa AC lang muna tayo magre-rely. Ito at saka ito. Pareho tong transmit. Tapos receive naman tong dalawa sa garage to. Yan ang ikakabit natin sa solar. Pakita ko sa inyo yung step down natin na adapter, 12 volts to 9 volts. So ito 'yon. Connect diyan. Connect natin diyan. Then ito na. Lalagyan natin 'to dito. Ayan, power na. So purely solar na 'to. Diretso kasi 'to sa battery ng solar natin. Check nyo lang yung polarity, but most of the time ang polarity kasi nito, meaning yung positive negative niya, positive sa loob, negative sa labas. But to be sure, before plugging in to any device, test natin yung i-test nyo yung polarity nito, nasaan ang positive and negative, using your voltmeter or anything that would indicate positive or negative to. Okay, mag-simulate tayo. So ito, simulate natin, assuming na ikakabit na natin to sa USB. I have a power station here. DIY lang din natin na power station. Yan. Meron siyang USB port output, no? Diyan natin kakabit yung USB natin. And we have a voltmeter to check kung ilang volts and at the same time ano yung polarity nung adapter na to. Ayan, itong plug na to, DC plug. So let's set our voltmeter to DC. For most cases, ang negative nyan is ito, yung bakal na to. Ayan, this one. And positive sa loob. So let's try. Tingnan niyo yung ating voltmeter. Yan. Ewan ko kung nakikita niyo, it's 5 volts para wala siyang negative. Ibig sabihin tama yung polarity natin, no? Try natin baliktarin. Negative nasa loob, positive nasa labas. Ang makikita mo is
negative 5 volts. Mali yung polarity na, na tinetest natin. Ang tama dyan is positive sa loob, negative sa labas. Yan. Yan ang gagawin natin. Yan ang configuration na kailangan natin para dun sa ating media converter and dun sa router. Pakita ko sa inyo paano i-supply. Supplyan yung media converter. Assuming na ito na yung ano, yung power natin sa solar, gabit na natin. Dali natin yung media converter natin. 5 volts. 5 volts DC. 5 volts. Let's plug in. Yan na. May power na siya. Ito lang ang indicator ng power. Other lights will lit up pagka meron ng signal. Like, pagka nandito na yung copper, lalabas na yung link. And then 100. This is 100 Mbps kasi. Tapos, pagka sa fiber naman, nagkabit ka ng fiber, tataas dito. Yan yung ano natin, indicator na yung power natin sa solar, mag-work yan. Yung plano natin. First step is, ito yung signal natin coming from the other house sa main. So, nandito natin kukunin yung signal ng internet. Una, ito, kakabitan natin ng switch. Let's unplug this. Ayan. Ito na yung switch natin. Kahit naman saan port, mag-work yan. Okay. Then, let's put power. Right now, we're gonna use 220 since wala na tayong, ano, wala pa tayong solar dito sa house. Let's plug it in. Ayan na. May ilaw siya. Yun. Activity na yan. No. Ngayon, kukuha tayo ng signal dito, internet, papunta dito sa switch natin. Kapag ulit natin, magang USB naman. So meron na ulit siyang signal. Tanggal natin. Ayun na, no? Wala. Plug-in ulit natin. Yan. So, yung ginawa natin, magkaroon lang tayo ng provision or outlet para sa additional. Ayan. Para sa additional, ano natin, extension ng equipment. Like, ito, pa-plug-in natin yung media converter para magbato siya ng internet sa garage. Okay? So, this will leave us dalawang port pa na extra na pwede pa natin gamitin in the future. For now, tatlo pa lang gagamitin natin. Okay? That's step one. Step two, lalagyan na natin ng media converter. Media converter. Kakapit natin. So, tayo ng signal dito. Yan. Yan ang itatransmit natin. Since tapos yung ano natin, or kulang yung wire natin, yung power, sa baba natin nilagay yung media converter. Thank you.
layout natin sa baba. Power ng media converter natin. Plug it. Ayan. Ninaw. Then, kapit natin. Dapat iilaw ito ang dalaw. Yun. So, may activity na siya. So, ang iniintay niya na lang is fiber. But wala pang signal sa kabilang end. Kung kabit natin yung fiber, okay lang. Pero we don't expect na iilaw ito. Dito rin natin siya ilalagay katabi ng ibang media converter. And we'll plug this in. Ito yung fiber na tinest natin sa garage. Wala pa activity yan. Since wala pang signal sa kabilang yan. Wala pa siyang receiving signal sa kabilang yan. So, hindi pa yung iilaw. Pag nagkabit na tayo ng media converter doon and router, that's the time magre-respond to sa media converter. Correction guys, ang operating voltage pala nitong switch natin is 5 volts while this one is 9 volts. Ito yung ilalagay natin sa garage. So, ito ikakapit natin sa power inverter ng solar natin sa garage. Maliit lang naman kasi yung consumption niya, 0.5 amps. While this one, kakapit natin ito kasi sa ano eh, sa dito sa house. Eh wala pa tayong solar dito sa house, kaya sa AC lang muna sila. While the media converters, wala na tayong problem. Mag-work naman siya sa solar dun sa garage and dito rin sa house. Ano siya, didirect natin siya sa AC. Okay. Pan natin kinabit sa garage yung ating WiFi and media converter. Yung out na in muna ng fiber from the house. Ayan. And then labas UTP copper. Then pasok siya dito sa WiFi natin. Ayan. Na-configure na rin natin yung WiFi natin. And yung speed niya, same speed lang din from the house. So, maganda. Maganda yung ating connection. So, ganito yan. Nakakabit na siya sa solar. Yung solar natin. Ayan. Makikita nyo. AC. San kumunik yan? Dito sa SNAT natin na inverter. Diyan tayo kumunik. Ito. Ito naman, line to papunta dun sa main house, house namin. 1,000 watts pure sine wave. And then, kung magtatanong kayo, saan kinuha ng media converter naman yung power niya? Ayan yung tinest natin kanina through USB. Ito yun. And then, nag-ano lang tayo, sinabit lang natin dito, pero ang main source niya is the battery na solar din. So, ito yung nag-charge dyan. Pinatay ko lang yung monitor, but you can see. Yan. Bilang na 14.9. Okay. Yeah, ganyan setup. So, meron na tayong internet dito sa garage. Pasensya na, medyo madumi yung surrounding ng garage. It's a semi-open garage kasi. Kaya malikabok. Naman guys, yung transmit end. Tulad nung diniscuss ko kanina, wala pang ilaw dito since wala pang fiber or media converter sa kabila. Sa kabilang end. But right now, active na yun. That's why, ayan na. Full, ano na.
full LED status, no? Okay, all green, walang problem. We tested the network or the internet on the garage side, and seems like parang 1:1, no? Walang loss yung ano, yung data. Ganun pa rin kabilis yung ano, yung internet dun sa garage site. So maganda, maganda yung fiber na connection natin. Yeah, knowing na ano to, galing pa to sa kabilang house, nag-hop dito, and then bumato pa sa garage that's approximately 200 feet away. So ang pagitan nila is 100 feet. So yeah, malayo-layo din. Setup na tayong WiFi dito. Next vlog would be installing a surveillance camera na pwede nating makita sa cellphone. So I hope may natutunan kayo dito sa setup natin. Line na yun. Punta sa house. Nandun yung network switch. Nandun. No? And then yung network switch, meron ulit fiber papunta sa main house. Ito bali yung secondary house. Dalawang hops bago makapunta dito sa garage. So medyo malayo. That's why we use fiber. Para walang loss. And mabilis yung signal natin. Okay. And thank you for watching this video. Please like and subscribe on my channel. Bye-bye.